buwan. Sa wakas, madudugtungan ko na yung vlog ko noong nakaraan tungkol sa 1,000 subscribers ko. At ngayon po ay sabihin ko kung sino yung nanalo, kung meron ba. At kung ano yung tama yung sagot. Pero, meron muna akong sasabihin na topic sa inyo. Mabuhay! 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 Balik tayo sa mga topics natin tukol sa PWDs, sa mga issues concerning PWDs. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tukol sa mga barriers para makamit mga barriers para ma-achieve natin yung PWD inclusion sa bansa. Marami sa atin yung nakaranas ng discrimination. So hindi lang mga PWD yung katulad ko. Maraming klase ng discrimination o discrimination yung naranasan ng iba't ibang mga tao or iba't ibang grupo sa buong mundo. So, pero sabi sa isang article na nabasa ko, yung mga PWD daw or yung mga person with disability, sila yung mas madalas nakaranas ng discrimination. Sabihin mo natin, ano ba yung ibig sabihin ng inclusion at ng barriers? So, ang ibig sabihin ng inclusion ay simple lang. Simple lang, ibig sabihin, included ka. So, kapag sabihin inclusive, kung ano yung mga inclusion, kung ano yung mga kasama. So, ano ba ibig sabihin ng barrier? Ibig sabihin ng barrier ay hadlang. Ano pa ba? Hadlang, balakid, harang. Basta yung barrier, mga hadlang, balakid, harang. Ay mga dahilan, bakit hindi mo maabot yung isang bagay. So, kumuha ako ng list based sa mga nabasa ko. At ito yung mga nakuha ko ng mga barriers. So, una ay yung attitudinal barriers. Attitudinal barriers. Attitudinal barriers. Sumunod, physical or architectural. 3, institutional barrier. Under dito, yung education barrier. Sumunod ay yung communication or information barrier. Employment barrier. At huli, transportation barrier. So, meron tayo 7 barriers. Hindi natin pag-usapan lahat yung 7 na yun. Pag-uusapan natin yung attitudinal barriers. So, galing sa root word na attitude. O sa pakikitungo o sa mga PWD, merong attitude problem yung maraming tao. So, ito yung mga ugali, mga paniniwala, pananaw, tungkol sa mga taong merong disability. Meron na agad tingin yung mga tao kung ano yung mga PWD. Meron agad silang pananaw. Halimbawa, tingin nila sa mga PWD ay napakababa na kaldad ng mga buhay or napakalungkot nila. Karami, lahat sila ay bitter, lahat sila ay malungkot. Hello! Stereotyping yung mga stigma, prejudice. So, sa Tagalog, ito yung mga tingin natin sa isang PWD, sa mga PWD,
ay mababa ang kalidad ng buhay or hindi sila kayang or pwedeng maging masaya. Lahat sila ay bitter, lahat sila ay depressed, lahat sila ay galit sa mundo. Yung kanilang pagkakaroon ng kapansanan ay isang trahedya o kabalasan. Sinasabi na ito ay dahil pinaparusahan siya dahil naging masawa siya sa dating niyang buhay or meron siya mga nagawang kasalanan sa nakaraan. So, nagko-contribute sa attitudinal barriers yung mga kinalakayan nating pananaw, paniniwala, mga alamat, at kung ano-ano pa. Tingin ng mga tao, yung mga PWD ay napakababa or mababang nila lang. Dahil nga, hindi sila katulad ng mga normal na kilos ng gato, ganyan. So, ang tingin nila ay inferior. Akala ng mga tao, dahil mayroong problema sa pagsasalita ng isang tao, ay hindi na sila kayang maintindihan nito. Nakita ka ng isang PWD na wheelchair or mayroong problema na makita mo physically at sasabihin mo agad ay siguro ano yan, meron niyang ginagawang masama o pinaparusahan niya sa kasala. Maraming example na naranasan natin yung mga attitudinal barriers sa mga PWD. At yung tingin ko yung attitudinal barriers sa susunod na vlog ko ay masimay natin. Alam ko hinihintay niyo ako ano yung sagot sa nakaraan para manalo kayo ng libro ko. Pero ito ang nangyari. Walang nakatamang sagot. So walang nakakula kung ano yung sagot sa sino ang paborito kong action star sa Pilipinas tung bata pa ako. Kaya dahil sa walang nanalo ay meron akong bagong palaro or contest. Ayun. So hulaan niyo po ulit kung ano yung sagot sa tanong na to. Question. Ano ang pinaka-paborito kong kanta ni Kuya Will? So, letter A. Boom tarantarap. Letter B. Tantarap. Letter C. Beep, beep, beep. Ang sabi ng beep. Beep, beep, beep. Ang sabi ng beep. At letter D. Beep. Tao na ka. So, hulaan niyo lang po A, B, C, or D. Yung sagot po ay, noong bata ako ay sobrang idol na idol ko to dahil sobrang husay niya para sa akin na makipagbarilan, makipagbakbakan. To the point na napapanigdiban ko pa siya. So, ang tamang sagot ay... Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota.